Madaling layag pa. Hi, Kuya Marian. Reveal naman po sa first episode. Bali, ang nangyayari po kasi doon, may kanta po kasing kinumpo si Bernard Palanca na tatay ni Janella. It's not Born For You. Born For You po. Ah, yung Born For You yun. Opo. Kaya lang po, surprise niya kay Vina. Kaya niya sinasabi kahit kanino. Kasi gusto niyang i-resurrect yung career ni Vina at gusto niya sumita to. So gumawa siya ng song. Ngayon, nilapit niya kay Marge. At kaibigan niya si Ariel eh. So ang nangyari, si Marge, nagustuhan niya yung song. Para di ba gano'n naman po yun? Para hit ito, gumaganon siya. Marge is Ayen. Si Ayen. Mm. Si Ayen po, gusto ipakanta kay Ariel. Eh ayaw naman ni Bernard. Sabi, hindi, hindi ako papayag. That's for it. Pero kinuha mo na yung pera the last time. Kasi nagkasakit si Janella, na-hospitalized. So may kapalit na yung money. So para inaano ni Ayen, bayad na yan. So akin na yung rights nito. Hindi, binabawi ko. At hindi yung rights ang utang natin. Hindi ko binili yan, inutang ko yan. So ang nangyari po, sa manan loob ni Bernard, umalis siya nung ano, hinahabol niya si Ayan, nasagasaan siya. Oh. Hawak na ni ano Ayan yung song. So ngayon po, nung burol, nakikiramdam si Ayan para hindi alam ni Vina yung tungkol sa song. So clean name yun as hers. So nung lumabas na yung song, sinabi, this is my song. Problema, may recall si Janella nung bata. Narinig niya kasi na tinutugtog ng tatay. Pero hindi lang niya ma-i-place kung nasa, kaya may pintak sa puso niya yung song. So yun po bali yung karet, parang inanong po namin dito, di ba lahat naman tayo may karet string naman talaga, yun ang sinasabi sa Japanese folklore. Pero buhol-buhol yan. Definitely may buhol yan along the way, may tangle yan, hindi yan pwedeng wala. Kaya nyo bang i-survive yung tangle na yun? Kasi hindi nag-iiba ang karet string mo, siya pa din at sinusubok yun each time. Pero nakakatawa naman doon, lagi kayong pinagtatagpo, lagi kayong pagkikitain, kaya di ba minsan bakit sa lahat ng place nandito pa siya? Parang ganun po. Yeah. Ang ganda, very well explained. Oh, talagang nakatakda na dumaan ka dyan. Oh, so with that, nalaman na natin what the show is all about. Diba? Thank you, Sarandel. Thank you very much. Acknowledge ko lang po, Head of Dreams, Kate Sordello, hi. And RBUH, Miss Kylie Manalo Balagtas, andyan po. Ayan, Miss Kylie Manalo po. Ito, Mario. Okay na po? Okay, eto na po sa part natin na we prepared questions and bubunot po ang press. Ayan, ito na po. So wala kayong kawala. Ayan. Aaron, pabunutin mo tayo. May mga questions dyan na ano, about tadhana questions. Okay, unahin natin si Roldan Castro. Ayan dyan si Roldan? Yes. Oo. Sige, in the back si Roldan. Lahat kaya yun na? Sige, tatlong bunot na question daw tapos tanongin natin si Janella and Elmo. About love. Wow, sige nga. Expert ka dyan, di ba, Roldan? Hindi rin. What is the one lesson about love na laging ipinapaalala sa iyo ng mom or dad mo? The question is for both of them. Yeah. What is this one question na laging pinaalala sa iyo ng mom mo? Well, kung meron about love, it's that sinasabi sa akin ng parents ko is you should see love in everything you do. Because love, life is worthless. It's worthless if you don't see love in it. So if you live life without love, it's meaningless. So, importante, yan, parang, if you love food, if you love people, if you love flowers, if you love, basta the point is, may sa mga nakikita mong bagay every day, you should see it with love because dun mo makikita yung point ng life. That's what they tell me. Okay, Janella. Ako siguro ito, my mom is very practical kasi, so she always tells me you have to be smart when it comes to love. You also have to have the gift of discernment kasi the world is different now. So you have to be able to tell kung love na ba talaga or hindi. So you have to be smart lang. So tingin mo you have the gift of discernment na at 18? I guess. The show. Well, since I love reading psychology and my mom, okay. My mom also does. So I guess, I hope I do. Okay. Thank you, Elmo. Janella, the next bunot question will come from? Rose Garcia. Ayan, si Miss Rose Danes. She's bread. Rose. For the both of you, love, if you had to choose only one, the one you love or the one who loves you,
and why? Mahal ko, ang mahal ako. Elmo, the one you love or the one who loves? Wait lang, may gusto idagdag si Aaron sa choices. Yung huli round, the one you love or the one who loves you or the one who got away. Well, para sa akin, ako, I choose... I choose the one I love. Kasi siya yung naka-register yung sa akin. Parang mas short, pero tanggap ko na yung ganun ka-short na sagot ni Elmo, no? Kasi I'm sincere. Okay, eh, Jaya, Janella. The one you love or the one who loves you? If I were to choose... I will never settle. It has to be both talaga. You have to love... if you love someone, you have to choose someone who loves you too. So, yun yung paniniwala ko talaga. Don't settle. Okay. Total, hindi naman si Rose ang gumawa ng tanong. So, okay lang yun. Yun ang sagot mo. Okay, Tito Rose, okay na? And the last, Aaron. Yes, partner. We have a question from Ambet Nabus. Ay, just si Ambet? Yep. Where? Here. Ayun, ay! Talaga, kala ko na mo kalot to. Kala mo rap mo. Music! Ayan. Sinong musical artist ang iniidolo mo at bakit? Parang pangit naman ng tanong. Pwede mong baguhin? Iba na lang. Sige, bunot ka ulit. Oo, bunot na ako ulit ha. Go. Oh, baby. Okay. Inaano namin. Naghahanap kami ng pang-title. Yan. Music. Isa na lang po. Ito na. Fate. Yan. Fate. Sa mga nangyari sa buhay mo, alin sa tingin mo ang tunay na nakatadhana? Sa mga nangyari na? Oo. Sa mga nangyari na sa buhay mo, alin sa tingin mo yung tunay na nakatadhana? Eh yun na yun, kasi nangyari na eh. Sorry, hindi, baka din. Anong ang pangyayari? Clear ba yung tanong? Anong mga nangyari na sa buhay mo na alam mong tinadhana, yun na yun? Na feeling mo, ay, ito yun, nangyari pala to dahil para sa akin to. Na maging Janella Salvador ako, na di ba, parang ganon. Ano ba, or Elmo, na itinadhana ng maging kapamilya ka, parang ganon. Ako, sige. I entered showbiz kasi very unexpectedly. So, nag-meeting lang ako. Kung paano ako napunta sa Be Careful, ito yung ikukwento ko. Ah, sige nga, biglang-bigla ka kasi yes, sumunod, yes. Diba? Nung day na yun, dapat mag-meeting lang ako with Mr. M just to be a part of Star Magic. And hindi ko naman in-expect po talaga na papasok ako sa showbiz or anything. Pero that same day na nag-meeting ako, by coincidence, meron ding auditions sa baba. So pina-audition na rin ako ni Mr. M. Oh, you go down, you try your luck na rin downstairs. Pagdating ko po sa auditions, patapos na yung auditions. And... ayun, hindi pa ako marunong umarte. Sobrang awkward ko pa. And hindi ko talaga in-expect na makakuha ko yung role. Pero after that, after a few days, nakuha ko yung call. Tapos nalaman ko, ako yung nakakuha ng role na anak ni Sir Chief daw. Mm-hmm. And nagulat talaga ako, napasigaw ako kasi hindi naman talaga ako magaling. Alam ko nung time na yun, hindi po ako marunong talaga. So I guess it's fate that brought me to where I am right now. Tinadhana talaga. Ay, tanong lang, Janella, ano daw yung pinaarte sa'yo? Scene siya from... Di ko maalala ng show eh, pero script po siya. Scene from a show that was airing during that time. Okay. It's very awkward pa po ako na, di ko marunong. Thank you. Si okay. Elmo. Elmo. I guess para sa akin, same answer na kung paano ko napasok sa showbiz. Because, well, it wasn't really my plan to be in showbiz, but yung, like I said, I really love acting, I love performing. So, I think when my dad passed, biglang nabigyan ako ng opportunity to be in this industry. And then, you know, when I started, as in, sobrang, I was so unprofessional, wala akong alam sa industry. So,
talagang naninibago ko sa lahat ng bagay. Plus, yun, parang hindi ko rin nakita yung sarili ko, kaya hindi siya part ng plan ko. Because, one, I didn't think I was handsome enough to be part of the industry. Oh. Two, I didn't think I was talented enough to be part of the industry. And number three, yun, parang hindi siya talaga, hindi siya part ng plan ko to do this as a full-time thing. Pero since nabigay siya sa akin yung path na to, yung journey na to, yeah. Parang talagang minahal ko, and I think it's really destined to happen in my life. Okay, thank you, Janella Elmo. Partner, may bonus question lang si Alan Jones. Okay, kasi we will allow them sa mga tables interview, yeah. So you can ask them personal or questions. Okay, Alan D. Yan ang papala ko itata. Okay, ano muna kay Janella. Janella, ano, posible bang ma-attract ka sa isang Elmo Magalona? Ngayong partner mo na siya, katrabaho mo siya dito. Ano yung mga nakikita mo sa kanya na parang pwede na mo magustuhan sa kanya bilang tao? That's a question po. Okay. Yeah. Ako naman ang answer ko dyan, it's not impossible. There's a big chance naman. Kasi nung na-meet ko siya, he's such a gentleman talaga. He's really gonna make an effort to become close to you. And marami nga kaming bagay na likes, na pareho naming like talaga. So, ayun, we'll see in time if ka-red string ko talaga siya. Wow! So wala ka pang ka-red string ngayon, as in, single ka? Malay po natin. Hindi ngayon nga. Alright, now, wala pa po. Oo. Nagkaroon ka na ba before? Nagka-boyfriend ka na ba, Janella? Not yet. Totoo yan, ha? Not yet po. Ilang ka, taong ka na, 18? 18. Kailan ka nag-18? March po, March 30. Ito lang, itong March? Yes. Okay, so pwede dahil bilang ano ka, na-attach ka naman. No string attached sa'yo. Ito! Oo, so paano mo nasabing parang gentleman si Mo? Ano yung ginawa niyang effort sa'yo na parang na-touch ka or natuwa ka? Ano nga ba? Generally, gentleman siya, and he's always gonna ask me, kunwari bibili siya ng something, he's gonna ask me if I want anything. So, ayun. Mga ganun lang, maliit na bagay. Okay. Sige. Oh, thank you. Ikaw mo, posible kaya na ma-attract rin sa isang guy ni Janella bilang meron ka rin namang history na na-inlove ka sa partner mo, diba? Dahil hindi naman imposible talaga magkahulugan ng loob pag pinagla-love team, pinag-prepare. Sa trabaho, ganyan. Oo. Nakikita ko, ano yung mga nakikita mo kay Janella na parang type mo sa isang girl? No, hindi naman natin, for me, parang, we all know Janella's really attractive. And marami siyang traits na makikita mo. She's actually an ideal girl. She's an ideal girl because she's very beautiful, she's charismatic, talented, and she loves her family. So she's like a girl next door type. Wow. Oh, so siya nasagot niya yung ano, di ba? Wala siyang ano ngayon, unattached siya. Ikaw ba mo? Ano sasagot mo sa ganong tanong? Mayroon ka bang ka-red string ngayon or wala? Ito ba ang sagot ko yung red string? Hindi yan, yung totoong buhay. What do you mean? Ha? Ano sa, oh, ano? Oh. Pag tinatong ka nun, anong sasagot mo? What? Meron ba? Meron? Oo. Are you in a relationship? Yeah. Ah, okay. O, yun lang gusto marinig ni Tito Roldan. O, tapos, ito na mo, ano, how do you feel now, honestly, ngayon nandito ka sa ABS, bagong mundo sa'yo, bagong team yung ka-work mo, paano bang, feeling mo ba, para ka nagsisimula ulit ngayon sa career mo? Yes, I always say this, I'm very lucky, I'm very happy to
to be in ABS and to have what I have right now. And right now, to be honest, I'm super excited but at the same time nervous sa kung ano mangyayari sa Born For You and what people will expect of it. Pero I believe in what me and Janella can offer, and when the show starts, I hope na makita niyo yun, kung ano yung mapapakita namin. Napipressure ka ngayon mo bilang, syempre, di ba, parang you have to catch up, no? Dahil matagal-tagal na rin yung last mong yung nagpida ka sa soap. Tapos bagong, ano naman to, bagong istasyon, bagong ka-love team. Oh, yeah. Syempre, pressure is also good. Pero I see it as, you know, parang hindi naman okay na lagi kang may bagay na nalalabas, pero kung hindi naman siya, kumbaga, if you don't see it as quality, parang hindi siya makakabuti for you. Ito, I think, super makakabuti ito for me. Okay, last na lang. Are you gonna try your best para makahabol ka dun sa liga ng mga young kapamilya leading men like sina Daniel, James. De, James muna. Oh. James, then Enrique. Ganon yung ano eh. Ganon yung baka magalit si Rose pag nauna si Enrique. Oh, game. Absolutely. Absolutely. That's my goal right now. Because my friends are they all have kumbaga they have that quality with them already, and I hope to achieve what they have now. Wow, thank you. Good luck mo. Good luck, Janella. Janella is the fourth love team to watch out for sa primetime bida, diba? From the more established Katniel, Nisken, and JT. And now it comes Elnella. Ayan po, Jane, Sam and Kevin. Okay, so with that last question from Alan, Janella, would you like to thank them for coming and support Born For You? Okay, I'd just like to say thank you to everyone who came this afternoon. Thank you for all the questions and for spending time with us. Gusto ko lang sana humingi ng inyong support para sa Born For You. Sana po manood po talaga kayo and mag-support po kayo. At maniwala po tayong lahat sa Red String of Faith. Sana po maniwala po tayo. Ay, and Sir Deo, hello, thank you po. Okay, Elmo. Yes, I want to say thank you ulit sa lahat ng pumunta, and sana po lahat kayo masuportahan ninyo ang Born For You, because if you believe in love and if you love music, I think you will love Born For You. Yes, that's it. Thank you to everyone who came here. Thank you to Sudeo, thank you to Dreamscape, thank you to our whole team who is really working hard for our soap. And pag nakita niyo po siya, makikita niyo po yung talaga yung hard work na ginagawa namin for it. Okay, thank you so much.